Hello teachers and good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. And welcome to our session for today. I know it's a holiday. Kaya lang hindi namin na movie schedule natin for today, no. So we had to move forward with the schedule for today despite it being declared as a holiday. So please teachers, before we start, let me know if you can hear me clearly. If my video is clear. If the video is clear, no, and also my audio is clear, there are no background noise or anything that you can hear from my end, okay? So that we can do something about that, okay? And again, Eid Mubarak to all of you, no, blessed Ramadan, no, festival, okay? Especially to our Muslim brothers who are celebrating their Eid al-Fitr for today, okay? So, for today teachers, no, wala akong kasama, no. Hindi ko yun ang mga co-administrators ko, okay, for today. I asked them to rest, no, since it's a holiday, okay, since it's been declared as a holiday. So I also asked my co-administrators to rest, okay, to take the holiday, although I know that one of my co-administrators is so into I don't know, helping our community, no. Nandiyan po siya sa ating live audience. Shout out to Teacher Pau Mendoza, who's watching us and also joining us in the live chat. So she will not be facilitating the session for today, but she will be there, you know, to engage with you in the live chat as well. Okay, so maraming salamat Teacher Pau for always. And although again, mag-rest, no, important mag-rest pa rin para sa ating lahat. Okay? Teachers, siguro bago tayo mag-start, I'd like to greet all of you a good afternoon, no? And maybe we could do a very quick shout out before we proceed with our session for today. And please, teachers, no, if you haven't shared yet, no, please do share our stream for today para po mas madami tayong ma-invite, no. Although alam ko medyo it's a busy day, it's a day for rest, no. At saka so malamang madami po sa mga teachers natin ngayon ay malamang talaga nagpapahinga, no. I can't blame them, no. Although again, this session naman will be available for replay, okay, but I hope that you could still join us for today's session, no, live, okay, kasi po napaka-interesting nitong tool na pag-usapan natin today, no. Kahit ako po personally teachers, hindi ako masyado familiar, pero marami na ako narinig, no, and there have been like a rave of reviews at napakagandang mga comments about this tool, so I'm definitely sure you will enjoy today's session. Plus we will be joined, no, by a very competent speaker, okay, as always, no, hindi na po siya bago sa KTS, no, he has been here, okay, and familiar na rin siya sa ating community, no. So teachers, let me first greet you a good afternoon. So good afternoon, no, Sir Joseph Gabriel Educado, no, that's one of our Google Certified Educator Level 2. Good afternoon Miss Lysel Acosta, Teacher Leila Civilian, no, si Teacher Leila kahit napaka-busy niyan, lagi pa rin nasa live webinars natin. Thank you, Teacher Leila. At Teacher Cherry May Falculan. Okay, good afternoon. Teacher Marilu S. Ariano. Teacher Sir Dexter Mariano. Teacher Rose Maline L. Rosel. No? I met Teacher Rose Maline during our DICT training. And I think ever since, no, hindi tuloy-tuloy na si Teacher Rose Maline sa ating webinar sa Kaagapay Teacher Support. Okay, good afternoon, Teacher Daniel Manuel, Pastor Manny Garcia, who's always been blessing our sessions. Okay, Teacher Weng, good afternoon, and congratulations, Teacher Weng, Sir Weng, for recently passing the Google Certified Educators Level 1 examination. Okay, yeah, sorry, si Teacher Weng, no? And we're excited, no, that's because soon, okay, kapag natuloy, no, we'll be helping out, no, the entire school of Sir Weng, no, to proceed with the Google Certified training, Google Certified Educators training. So hopefully that pushes through. At excited kami for that, Sir Weng. Okay, good afternoon na Teacher Rosel Ida, Teacher Michelle Mangmang, Sir Dexter, yan, good afternoon Sir Dexter Mariano. Good afternoon Sir Julius Cesar Ontolan, Teacher Emma Belason, good afternoon from Binyan City, Laguna. Teacher Orlando Hoben, okay, always, no, from SDO Pasig Santa Lucia High School. Okay, welcome Sir Weng, no? And we're also excited for that partnership soon. Okay, so teachers, magandang hapon po sa ating lahat, no, and welcome to our session for today. So this is our 18th
skills training series, no? That's going to be sobrang haba na nung pinagdaan natin sa skills training series, and tuloy-tuloy pa rin tayo naghahanap ng mga tools, okay? Different applications, okay? At mga different skills, no, na kailangan nating mahasa at ma-strengthen, no? Not only for distance learning but for education in general, okay? So yan yung talagang goal ng skills training series natin. Although again, next month, no, June, okay, medyo babalik ulit tayo ng konti, magba-backtrack ulit tayo ng konti, no, because our skills training series will be part of a large series, no, called the Microsoft series in June. Okay, so abangan po natin yan. Okay, no pressure to my co-administrator, Teacher Pao, who's in the audience, no. She'll be taking care of the Microsoft series, no, to give us, no, all the tools that we need to maximize and optimize the use of Microsoft tools. Okay, so hindi lang po tayo pang Google, no. Although marami sa mga pinopromote natin are Google tools. Okay. Yan, magandang hapon po to Teacher Melissa Pantig, Orlando Bernie Rabadon, and Teacher Lily Doria. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? So teachers, siguro, wag na po tayo magpatagal, no? No, we'll allow our speaker for today, no, to introduce to us a very, perhaps, a tool that we haven't really explored very much, no? Okay? But I hope that you get to explore this as well. This coming school year, no, maybe not this school year anymore because patapos na tayo, okay? But something that you can explore next year. And anong target nitong tool nito? That this tool is actually built, no, on the idea of student engagement, okay? At alam natin, isa yan sa pinakamahirap i-target, no, as teachers, no. How are we sure na na-engage natin yung mga students natin? How are we, how confident are we, no, that we are able to fully engage our students into learning, acquiring the skills that we want them to acquire, okay? Lalong-lalo na teachers, no? Tell me if you also experience this. Meron tayong tinatawag na mga, kung hindi man sila disengaged, no? Yung mga tinatawag natin disengaged students, okay? Meron din tayong tinatawag na mock-engaged students, okay? Naka-encounter na ba tayo, teachers, ng mga ganito? Yung mga tipong nakatingin sa'yo, kung yan, habang nagdi-discuss ka, okay? Lalo na ngayon, no, sa online distance learning, habang naka-video conference tayo, yung tipong nakatingin sa'yo, okay? Pero you know exactly, no, na hindi talaga sila nakikinig. Kaya mayroon kang pinapagawa, okay? And habang pinapagawa mo 'yun, no, naka yung utak niya, sinasabi nga natin lagi, no, na lumilipad ang utak. Okay, yan, napaka familiar na sa ating mga teachers, no. At yan ay isa sa mga evidence, no, ng kawalan ng student engagement. So yan yung challenge natin. How do we make our instructions, okay, able to engage our students fully, okay? Yung talagang pag pumasok sila sa klase natin ay talagang ano sila, no, nakafocus sila, okay, at ginagawa nila yung mga tasks na pinapagawa natin, etc. Yan, no, Teacher Rhea Marie, naka-headset tapos iba pinapanood, no? Nakatingin sa screen pero meron pa lang isa pang screen, o kaya yung cellphone, nasa ibang cellphone pala, no, nanonood na, ano. So how do we prevent those, okay? At teachers, although, no, we can't like 100% control this because of course, okay, minsan yung attitude na yan, ano, okay, wala nang kinalaman yan sa strategies, no, approaches ng sa education, sometimes attitude yan, okay? Pero hindi lahat, teachers, no. Marami pa rin sa mga estudyante natin, okay, are sometimes, no, hindi lang sila na-fully engaged dahil siguro merong disconnect dun sa strategy na ginagamit natin, or kaya hindi appropriate yung tools na ginagamit natin. At kaya yan ang target natin for today, okay? To be able to introduce to you yet another tool, okay, na pwede natin gamitin. And ang maganda sa tool na to, teachers, no, hindi ito a stand-alone tool. Although it can be a stand-alone tool, no, pero mamaya papakita sa atin ating speaker, okay, ay paano rin siya mai-integrate, no, or paano siya magagamit sa ating mga existing tools, okay? Kasi, syempre, madami na tayong nalaman ng mga tools ngayon, etc., no, na dinagamit sa classroom at napaghusayan sa paggamit, no. So but so ang challenge is how do we fit this new tool into our set of tools na ginagamit na natin, okay? So teachers, with our speaker for today does not need like a very lengthy introduction, okay? He's one of the in a way, no, like I'm really proud, always proud to introduce this person because has always been one of those that are you have to look up to in terms of technology integration, okay?
He's been leading several webinars, training sessions, all over the country, not only in Metro Manila or in Luzon, okay, but actually the entire Philippines, no. Before starting nung career ko, no, na nagkakilala kami sa Xavier School. It's one of the teachers in Xavier School as well, where we met, no. And even before, the time, no, he was already into technology integration. Okay, so it is my honor and it's my pride to introduce you today our speaker, no, for this session, kay Mr. Regan R. Austria, okay, Apple professional learning provider, okay, from Senko Link Technologies. So maraming salamat from Senko for lending us today. So maraming salamat. Good afternoon, Sir Regan. Okay. Good afternoon, Sir. Kumusta Franco po kayo? Yan. Okay. Good afternoon, Sir Regan. Sir, yan, good afternoon po, no. Kumusta ka naman, Sir Regan? Bago tayo siguro mag-start nating session, gusto mo na kitang kumustahin at ano yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Alam ko busy ka, okay? I know that you have also a lot of engagements, okay, but always thankful for saying yes to KTS. Thank you, Sir Franco, for asking. Ito, okay naman. Nakaharap ako ngayon sa electric fan kasi sobrang init ng summer, yes, natin ngayon. It's our season to be busy as an edtech provider because we're about to start a new school year again. Kakatapos lang ng bigla ang online or remote schooling natin this school year, and we're glad that many of our partner schools and many of our colleagues in the education sector survived the school year. Yes. So excited ulit tayo na alamin what happened during this school year and ano yung mga takeaway natin na pwede nating dalhin sa susunod na school year. Totoo, no? Tama, Sir, gusto ko lang emphasize yung statement ni Sir Regan, no, na we survived, pero bukod doon sa we survived, okay, kailangan may takeaway tayo. Hindi pwede nag-survive lang tayo ng taon, ano? Kasi dadali nating lahat yan, no? As we move forward from the pandemic. Kasi medyo malapit na, no? We're at least looking at napakatagal, no? Compared to other countries. But very, very still, no? Remaining positive even of this so much delay in terms of like our vaccination, etc. No? But we're still hopeful. At least one more year, no? Okay. So Sir Regan, bago tayo siguro mag-start, would you like to give us like a very short overview of what our teachers would expect, no, or would encounter for today? All right, thank you. So for today, we'll focus on a free app that is called Nearpod. Nearpod is actually a classroom response system na pwedeng gamitin niya, as you have said earlier, as a standalone app, or it can also be integrated in another app, which is very familiar to us. Later on, I'll show you how to do it. And for today, I'll be asking the participants sana to engage in some of the activities that I have prepared for this afternoon. So it's going to be like a mini workshop. So while I'm showing you some things here, I'm expecting that you would also do it in your respective homes or wherever you are this afternoon. Kung meron kayong mga cellphone ngayon or meron kayong laptop na gamit ngayon, that's better. So you could also follow the activities prepared for today. Yan, actually nakaka-excite yun. Number one, it's free. At second, sir, no, accessible across different devices. Tama ba ako? Yes. So, actually, no, kahit hindi ako masyadong familiar sa tool na to, na-excite ako kasi yung palang idea ng accessibility is very, very apparent dun sa tool. Kaya na, so teachers, at alam natin sa mga teachers natin, yan ang isa sa pinaka-tina nila, no, gaano ka-accessible yung tool in terms of use and in terms of like pricing, no? Kasi syempre, ang hirap din gumastos ngayon, so dami natin pinagkakagastusan. Yan. So, Sir Regan, the floor is now yours. Kaya let's now begin your session. Teachers, if you have questions, you're free to put that in the live chat. Although, we recommend to reserve your questions after for 45. We'll have a question and answer after 45 minutes, as always, in our session. Okay? So teachers, yan, maraming salamat. Sir Regan, okay, go ahead. And we can begin your session. Thank you, Sir Franco. I'll share my screen lang, ah.
Ayan, good afternoon once again, dear teachers. I hope okay lang kayong lahat, and especially with the recent events that happened, that has been happening around us, no? Ayan, let me just check kung nakikita niyo yung screen ko. Sir Franco, would you be able to confirm if you can see my screen? Yes, yes sir, okay. We can see it now. Right, salamat po. Ayan, so the title of our sharing for this afternoon is Activating Engagement Using Nearpod. And truly, yung Nearpod as an application engages our students. Yung mga pinagkwentuhan po natin kanina tungkol sa mga students natin na naka-headphone or nakatingin sa atin sa screen, yet they're doing something else. Ayan, isa ito sa mga ina-address ng Nearpod as an application. And as we have previously discussed it, no, in the previous sessions that we had here in KTS, sabi natin, whenever we explore application, whenever we decide or whenever we select applications that will be used in a class, dapat may purpose ito, no? Dapat meron siyang ina-address na concern sa class, hindi lang para makagamit ng technology. At it's good that we were able to establish that. So for today, yung Nearpod, yun ang gagawin natin. Lahat ng mga estudyante na medyo mahihiyain, yung mga tipong hindi mahilig mag-participate sa class, hindi mahilig mag-recite sa class, o kaya naman mahihiyain makisali sa mga group activities, yan yung mga estudyante na i-address natin through the use of an application called Nearpod. So, para lang maipakilala sa inyo agad-agad yung Nearpod, gusto ko sana na pwede po ba na pumunta kayo sa website na ito? nearpod.com/student. Yan. Pagkatapos, hihingan po niya kayo ng isang code. At ang code na i-enter po ninyo dito sa website na ito ay ULBEX. ULBEX. Yan. Lahat po ay capital letters. Yan. Agad-agad, mag-dive into the application agad tayo para makita natin ano bang meron dito sa Nearpod application na ito, and how is it similar or different to the other applications that we have been using in our online and remote classes. And again, I'm requesting everyone to please go to the website nearpod.com/student, and then it will ask you a code. The code for this specific activity is ULBEX, ULBEX, all capital letters. So everyone should be in this page. Ayan. So pag itinay po ninyo dito sa code yung ULBEX, click join, lahat po tayo dapat ay nandito sa web page na ito. Ayan. Alright. So, it will ask for your name. Siyempre, in our respective classes, we will instruct our students to type in their real name unless you have other design for your class na bibigay sila ng code or ng nickname. Otherwise, you will have to require your students to type in their real name. So, I'll join the lesson using my real name, and then it will direct me to this page. Alright. Ayan. Thank you. Marami na palang mga nag-type. Medyo mabagal po ako paumanhin. Okay. So, you are, for this specific activity, you are to post 3 things that you'd like to know about Nearpod. Gusto nyo malaman yung features, linkages, subscriptions. Ayan. So, this specific activity looks like a bulletin board, no? Indeed, it is a collaborative board. It's like a bulletin board shared to the whole class. And given that, you will have to give a specific code to your class. That means hindi basta-basta mapwedeng sumali yung kahit sino lang dito. Ayan, one-stop shop and everything. Oo nga naman. Perks of free account. Ayan, let's see about that later. Makita po natin kung ano yung merong features doon sa free account.
How to use it, we'll do that later. Thank you. Additional features ng Nearpod. How to assess students' learning using Nearpod? Yan, let's see kung ano yung merong in-store ang Nearpod for us. So please feel free to use this collaborative board. Ang tawag ng Nearpod dito ay collaborative board. And later, ipakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Okay, so please keep your post. Please keep posting here in our collab board. Iiwan ko po ito sa inyo hanggang mamaya until we end this session. Mag-proceed lang tayo sa next natin. Alright. So, bukod doon sa collaborative board, that's just one feature of Nearpod as an application. Pero later, explore pa natin yung mas marami pang features dito. So, our target, our main target for this Nearpod session is for everyone to get a Nearpod Certified Educator badge just like this. And of course, that comes with a Nearpod Certified Educator Certificate that will be given to you via email by Nearpod itself. So, ako, nakuha ko yung Nearpod Certified Educator Certificate ko and badge last 2019. Kasi I have been using Nearpod since 2013, mapaghahalata yata yung edad. Pero since 2013, I've been using Nearpod already. And I have used this in my grade 5 and grade 6 Filipino classes. Nabanggit ni Sir Franco na I used to teach also in Xavier School. And yun nga, Filipino ang tinuro ko at ginamit ko yung iba't ibang mga application just like Nearpod. And yung first time na i-share ko itong Nearpod to a bigger audience, to fellow teachers was sometime in 2014 or 2013 also yata, in a conference by the Reading Association of the Philippines. So iyon talaga yung parang naging go-to app ko. Itong Nearpod, ito yung parang naging isa sa mga paborito kong application up to now. So that's why I'm also excited when Sir Franco invited me for this. Sabi ko, sige, G, kasi ano, masaya yung Nearpod talaga. It's very simple and very helpful to my class. Ayan. So these are our goals for today. Let's talk about Nearpod briefly. Nearpod as a classroom response system. Again, gamitin natin yung term na classroom response system as a category for applications like this. And then we'll have a very short Nearpod class simulation para makita natin paano ginagamit yung Nearpod sa totoong klase or ako paano ko siya nagamit before sa mga klase ko. And then all of us will, if you have not created your account yet, we'll all sign up for your new Nearpod account. And then let's take a look into the lesson settings. Ano ba yung mga pwede natin iset dito sa Nearpod natin specific to your class para maging mas madali o mas maging manageable yung Nearpod class mo. And then lastly, para simple lang, we'll launch your class, your first class, you have not yet signed in before or created a class before in Nearpod, i-launch natin yan. Kung may oras pa, pakita natin yung mga klase ninyo. Alright, So Nearpod nga, as I've been saying, is a classroom response system. Kanina binigat natin, it has an app version that is available in iOS. Kaya paborito ko rin siya kasi available siya sa mga Apple devices. And also in Android, meron din naman siya. And ang pinaka-safe na version naman ng Nearpod as a user, para masasabi ko, ay yung web version. Kasi doon mas madaling gumawa ng mga slides, doon mas madaling mag-insert ng activities. On the other hand naman, when I use this in a class, gustong-gusto ko na yung mga estudyante ko ay naka-tablet or naka-iPad or siguro ngayon naka-cellphone, pwedeng-pwede sa kanila. So very ano to, very user-friendly to in both ends, sa teacher at saka sa estudyante. And again, libre siya. Lagi sinasabi na libre siya kasi hindi naman ako masyadong bumibili ng mga applications or nag-a-upgrade ng application. The free version of Nearpod is called Silver Edition. And for the Silver account, meron lamang na 40 students per session
ang pwede. So, ako as a teacher, before, meron akong time na I had more than 40 students in a class. So, what I did was to do it by pair. So, mas mukhang ano siya, manageable kasi yung mga estudyante ko rin kasi mas ano sila, alam nila may kapartner eh, so they really had to do the tasks. Ayan, so kung gusto mong naman mag-develop up ng konti, mag-gold edition, pwede rin naman, pero syempre that goes with a fee already. And if your school can afford naman then to subscribe, ayan, meron yung syempre karampatang presyo din para dyan. Okay, so ayan yung Nearpod basically. So bakit siya tinawag ng classroom response system? Kasi in-enable niya nga yung bawat sadyante na mag-respond individually doon sa content na sinishare natin sa class. I remember, the first time I used this in class, sobrang tuwan-tuwa yung mga sadyante ko. Tapos, hindi kasi ako gumamit ng projector. Kasi when you use Nearpod in class, noong face-to-face pa tayo, walang need to use the projector. Bakit? Kasi all of you will be seeing the same screen. It's like syncing your screens sa management ng teacher. So the experience is similar to using ang tawag dito sa nasa picture ay clicker. Yan yung merong mga letter A, B, C, D, E diyan. Yan, ito yung ginagamit sa mga klase before eh, yung mga medyo high-tech na school before. O kaya naman, mas siguro maintindihan natin ito sa mga game show. Ayan, so kapag may game show host, maraming audience, then the host wants the audience to respond to his questions para piliin halimbawa yung contestant o kaya piliin kung sino mananalo ng mga different prizes. Ayan, ito yung clicker na tinatawag. So, ano po yung ibang mga classroom response systems na meron tayo? Kasi malamang kasi familiar na tayo sa mga to and we have used this before, even prior to the pandemic. So merong clickers, ito yung merong parang QR code na pinataas yung mga estudyante natin and then the teacher has a mobile phone or a tablet, an iPad to scan all those QR codes of each student. Tapos malalaman niya kung tama o mali yung sagot ng bawat estudyante through that QR code. That's called clickers. And then secondly, isa pang classroom response system that I have used before is Socrative. Yung Socrative naman, masaya to kasi sobrang gamified yung mga activities dito. As in, ito yung mga naguunahan para pag tama yung sagot mo, mauna ka sa karera. At iba-iba pa, may mga fill in the blanks, may mga matching type at kung ano nung mga activities sa loob ng Socrative. And lastly, syempre yung favorite ng lahat even prior to this pandemic, yung Kahoot. Yan, 'di ba, yung Kahoot allows anyone with the same pin to participate in the quiz, 'di ba? Para kang ano niya, nasa game show talaga. So ganun din yung Nearpod, para kanina sa game show, pero dito kailangan mo talaga from start to finish kailangan mong maging attentive because lahat ng mga ire-respond mo o ng mga isasagot mo will depend on the content that the host or the teacher will share to the class. So that's Nearpod sa classroom response system. Para mas maintindihan natin, teachers, kung paano ba ito talaga nag-work. So I'd like you again to go to nearpod.com/student. We'll have a very short class simulation, teachers. Ayan, check ko lang po yung ating message board kung ayan. Ayun. Okay, buti na lang tiningnan ko ngayon yung ating chat room. Meron hindi makapasok because the maximum has been reached. Ayan, because I'm paumanhin again, teachers, because I'm only using the silver account. At sa silver account nga, ang allowed lang ay 40 students. So maybe before you join, we already have 40 na. Ayan, and ano, binanggit na ni Sir Joseph yung explanation tungkol dyan. Ayan. Alright. So, this time, teachers, if you are already in the join session page, let me just open. Um,
my Nearpod. Okay. So what you see, what you can see on the screen right now is the teacher's account. So this is my account, and for this activity, let's do this live participation. I hope that this will work. Kasi minsan, di ba, it really depends on the speed of our internet connection. All right, so for this class, teachers, please key in. So mag-exit po kayo rin sa kanina, no? So please key in V5ARG, all in capital letters. Again, the PIN or the code for this new class for our simulation is V5ARG. As you can see on the screen, meron diyang launch Zoom meeting. That means that Nearpod is already integrated into Zoom. Pero yung Zoom integration na to ay nasa beta version pa lang. Kaya hindi ako nag-dare na ipakita ito sa inyo ngayon. Maybe kapag stable na yung version na to, yung integration na to, you can explore that already. Ayan. Let me see if people are already on the... Ayan. Alright. Ay, ito ba yan? Sorry po. Ayan, mali. Ah, okay, okay. Ayan. So what you're looking at right now is a video, teachers, wherein I embedded some questions at the start, in the middle, or at the end of the video. Ayan, makita ko dito sa screen ng teacher yung mga participants or students na sumasagot o nanonood nitong aking pinrepare na video para sa kanila. Ayan, nakalagay dito no answer. Siguro in-skip nila yon, no? Yung question na yon. While the others were able to answer naman the questions that I have inserted. So, this is one of the features of Nearpod na bago sa kanila. Kasi if you are familiar with Edpuzzle, alam ko familiar kayo sa Edpuzzle, it works the same way. It works pareho lang siya. Yung parang mag-assign ka ng video sa mga bata, tapos panonoodin nila, pero hindi lang sila basta manonood. Malalaman mo if they are really interacting with the content of the video, if they are able to answer the questions that you have inserted. And what's good about this feature, just like in Edpuzzle, dito sa Nearpod, pwede na tong gawin. What's good about this is that ikaw mismo yung mag-i-insert ng questions, di ba? Yun yung maganda dahil hindi siya ready-made question lang. So, maka-customize mo talaga depende dun sa pagkakilala mo sa mga estudyante mo, no? Or depende dun sa lesson objectives that you have set for your particular lesson. Ayan. So, ayan. So, malalaman natin, sample lang to, teachers, ha? O halimbawa, si Jam, walang answer. Si Evelyn, meron siyang in-answer. So makita mo na lahat, even those, yung pinakamahiyain mong sadyante na talagang hindi sumasagot sa klase. O normally, hindi mo naririnig yung boses sa klase. Eh, maririnig mo na through Nearpod. Ayan. So this is what you call, i-end ko lang po ah, teachers. So this is what you call creating a video lesson in Nearpod. So ito yung isa sa mga options na ito. As you can see on the screen po, when you create a material in Nearpod, it could be a lesson, it could be a video, or it could be in Google Slides. Later po natin yan i-explore. So para siyang Edpuzzle, pero ang maganda, since ina-add na siya ng Nearpod dito, isang platform na lang yung gagamitin mo. So tingnan po natin, teachers, yung isa pang activity na gusto kong explore ninyo para mas ma-appreciate natin bago natin pag-usapan yung mga features and functions na ito.
please exit po yung class ninyo kanina kung wala, kundi pa kinaka-exit. And this time po, please join this session again. Tingnan lang natin ano pa yung ibang mga features na meron sa Nearpod na madalas gamitin, safe gamitin, given our internet connection, o kaya naman applicable o appropriate sa mga klase ninyo. So again, please join another session. Go to join.nearpod.com and please key in this code. The code is CPIJ6. Again, the code for this new simulation is CPIJ6. Let me see if students have already enrolled. Okay, so by looking at the screen, you will see on the lower left part, dito po sa tinuturo ng cursor ko, I already have 10 students here. Sige, ipopost ko lang po ulit yung code. The code is C, letter C, Charlie, P, I, J, 6. It's on the screen. Ayan. So, unang-una ninyo makikita dito ay VR integration, virtual reality integration. Ayan, I already have 28 students. As you can see on the lower, again, on the lower left portion of my screen, you will see that I have, ayan. Pag kinlik ko po yun, makita ko po yung pangalan ng mga estudyante ko. So before, during the face-to-face class, since I did not use the projector intentionally, yung mga bata, nagugulat sila paano ko nalaman na nag-join sila o hindi pa. Because I mentioned their names. Sabi ko, oh, si APL, nandito si Angela, nandito na si Enelita, nandito na si Gwen, nandito na. Then magulat sa, ah, sure, paano mo nalaman? Secret, nasa teacher dashboard lang yan. So, all 34 students' names are all listed here. So, malaman ko kung sino yung mga imo-monitor ko. Siyempre, before, mas madali because you are in the same room. But virtually, when you are in a Zoom or Google Meet classroom, ayan, malalaman mo na rin kung sino yung mga kasali o hindi. Ayan, so, sige, pwede po ninyong explore na yung pwede po ninyong explore na itong VR activity na meron sa atin ngayon. So, when you explore this VR activity po, you just have to click po yung Enter VR. Enter VR. And then you'll be directed to a screen that looks like this. Para kang may suot na eyeglasses o VR glasses na kapareho nito, may dalawang lens. Ayan. So kapag meron ditong cursor, makita niyo sa gitna ng isang lens, kapag minove po ninyo yan, magmo-move din po yung paligid. Para ka talaga, since it's virtual reality, para ka talagang nandito. Can you guess kung saan po kaya itong lugar na to, teachers? Ayan. By looking at the clear water of this river, saan ba sa Pilipinas yung merong ganito? Sikat na sikat po ito eh. Tapos you have a lot of trees and plants around. Ito, sikat po itong hagdan na ito eh. So check nga natin, teachers, kung mahuhulaan ninyo. Baka meron niyang taga roon dito eh. Ayan. So, imagine teachers if the students are using their mobile phones, their smartphones, or their iPads or tablets po para sila talagang nag-ano. Yan sa Bicol. Hindi po to sa Bicol. Bandang Mindanao po. Bandang Mindanao. Ayan. Yung, kung familiar po kayo sa Hinatuan River, yung sikat po, na river. Ayan, meron siguro maraming kahalin tulad o mukhang rice terraces yung hagdan. Yan, di po ito rice terraces pero ito po yung sa Enchanted River doon sa somewhere in Mindanao. So, let's go to the next activity. So, ito ay isang pangganyak na activity ko lamang. Merong ilog, tapos sa paligid ng ilog maraming mga puno.
Let's go to the next slide. Ayan. This time, teachers, please take a look, closer look at this cover page. Ayan, in-scan ko lang po ito eh. Tingnan po ninyo yung mga elemento na nasa screen na ito. Pakibasa din yung mga teksto na makikita ninyo dito sa larawan. Ayan. Tukuyin po rin natin kung sino yung sino o ano yung mga nasa larawan. Okay? Kung handa na kayo. Ayan, batay sa pamagat. Gusto ko sana na sagutin ninyo ito. Batay sa pamagat. Bumuo ng isang tanong tungkol sa kwentong babasahin. Parang mali yata itong nalagay. Ayan, dapat ito ay free text input. Ayan. So, kung hindi tayo nagkakakitaan ng screen, kung nakatingin lang tayo sa bawat screen natin while you are in a Nearpod class, naka-focus ka lang dapat doon sa tanong na ginawa ni teacher. So, ito, parang mali po yata itong lumabas. Hindi ko alam ba't nag-jumble, pero dapat ito ay makakasagot kayo ng free text input. Dahil ang tanong ko ay batay sa pamagat, bumuo ng isang tanong tungkol sa kwentong babasahin ngayon. Ayan, nevertheless, try lang po natin. Parang poll po yung na-jumble dito. Ayan, subukan po nating tingnan doon sa nabuong pie chart kung ano ang nasa screen niyo ngayon. So, yung teacher has the ability to share the chart that was created based on the students' answers. So, yung mga estudyante, pwedeng titigil na sila agad sa pag-ano, sa pagsagot, tapos makita na agad nila yung summary nilang lahat collectively. So, that's an opportunity for the teacher or for the whole class to investigate or to discuss further yung mga sagot na binigay ng klase nila. You can also call on specific students to defend or to explain their answer o kaya to explain why this has been the result of the chart, bakit kaya ito naging summary ng kanilang sagot as a class. So, mangyari sa klase mo, talagang nakatuon talaga sila doon sa content na sinishare mo, no? So, this is one type of activity. Poll po ito, paumanhin at parang nag-jumble po yata yung aking tanong. Sumunod. Ayan, okay. So, ito na talaga yon teachers. So, ngayon naman, ang tanong ko dito, sa tingin mo, sa pagkakaalam mo, doon sa kwentong ito, sino kaya ang bida sa kwentong ito? Si Pagong ba ang bida o si Matching ba ang bida? Ayan, pakisagot po. So, kunwari, yung iba sa inyo, ano, hindi pa alam yung kwento. Ayan, sagutin natin. So, while you are answering teachers, no, sa dashboard ng teacher, dito sa left side of the screen, you will see right away kung ano yung sinasagot ng bawat bata. And individually, as you can see here, I can scroll up, I can scroll through their answers and see kung si Kate letter B agad, even if I have not shared this screen yet or the results yet to the whole class. So, alam ko na si Alex A ang isinagot. Alam ko na si na Enelita and Jam B ang sinagot. But this time, I have not shared the answer yet to the class. Oh, bakit kaya dalawa yung sinagot ni Paul? Ayan, mamaya pwede ko siyang tanongin A and B siguro. Ayan. So this time, I'll share again the poll results to the class. Sharing. And then makita ninyo sa respective screens po ninyo yung pie chart na nabuo. So again, earlier, while browsing through their answers, I saw that there was a specific student who answered two options. Ayan, si Jam. So this time siguro, since pinapipili ko sila, yet this student answered both, pwede ko siyang tanongin siguro para i-clarify o kaya para baka naman meron siyang makahulugang sagot, bakit kaya A or B? O A at B ang kanyang sinagot.
Ayan. So again, sa Nearpod, it's not only about interacting with the application, it's not only about interacting with the content that you're sharing with them, but it also gives us a lot of opportunities to probe, to investigate niya sa bawat estudyante natin or sa buong class, collectively, yung mga answers na binibigay nila. So, ibig sabihin, lagi ka talaga nagpo-pause sa Nearpod kasi yun talaga yung purpose ng Nearpod. Kailangan ng totoong engagement. At yung engagement only happens if yung communication between the teacher and among the students is open, di ba? Kung ay nangyayari. So, let's go to the next part of the lesson. Ayan. So, this time, dahil ito ay isang reading class for grade school, merong talasalitaan na kailangan silang tuklasin muna bago basahin yung kwento. Ayan. Pakisagot naman po para sa mga teachers na nasa loob ng klase. Ayan, tama. Thank you, Sir Joseph, ha, for answering na yung mga questions nila. Tama, real-time lahat ito. Kaya ang perfect talaga nito para sa mga sync classes. And what's amazing about that being a real-time application is that we are in different locations right now, di ba? Ako, when I was using this in my class, ang alam ko lang, lahat ng gumagamit ito ay nasa loob ng classroom namin. Kasi hindi ko naman sinabi yung pin code doon sa ibang mga tao na nasa labas ng classroom. But this time, even if we are doing it remotely, it works perfectly fine, di ba? Ayan. So again, while they are answering tungkol dun sa real-time feature nito, I can see that si Lily Doria ay nakatapos na at meron siyang naka-green. Ibig sabihin, all correct answers. Tapos si Fing, halimbawa, alam ko nagkamali siya sa question number 1. Si Paul naman sa question number 4 lang siya tumama. So syempre hindi ko naman i-announce to lahat as a teacher, no. Pero what has been effective to me when I was using this in class is that when I tell the class na, "Oh, si Manolito nasa number 4 na. Oh, si Pau hindi pa nakasagot or si Angela nakasagot na siya lahat." Kasi that gives my students more motivation para kasi silang wala po yung words sa malaking titik pa umanhin. Parang siguro dahil dinuplicate ko lang po kasi yung sa totoong class ko para lang sa session natin ngayon. Kaya siguro medyo may mga na-jumble kagaya doon sa first question kanina. Ayan. So almost everyone, hindi naman almost kasi 57% of the class were able to answer the vocabulary words. Ayan. So tinutuklas natin yung vocabulary, hindi makita yung malaki ang word. Ayan. Siguro nga po doon sa aking activity ay na-jumble kaya hindi makita yung malaking dapat capital letters yung huhulaan ninyo, ay yung sasagutin ninyong salita. Ayan, paumuhin tungkol dyan. Ayan, sige, so sumunod na tayo sa mangyayari pagkatapos ng free ang Nearpod. Opo. So pagkatapos ang pagtuklas ng talasalitaan naman ay magbabasa na yung mga estudyante. So this time, dahil na kay teacher yung control, alam niya na itong page lang na ito yung babasahin nila. Bakit? Kasi sa sumunod na page, meron na naman silang gagawin. Okay? So halimbawa lang po, nabasa ninyo yung kanina, no? Paamunhin kung medyo bilisan natin ng kaunti. Ayan, this time, isa na namang feature ng Nearpod yung gagawin natin. Ang tawag dito ay draw it. Draw it. Ayan, subukan po natin. Ang sabi sa panuto, sa instruction natin, maayong hapon, ayan, markahan ang bahagi ng punong saging na pipiliin ni Pagong at ni Matching. Ayan, lagyan natin ng arrow. Alin kaya dito yung kukunin ni Matching? Alin kaya dito yung kukunin ni Pagong? Ayan. So again, while the students are drawing or annotating the image that I have uploaded, I can see it on my screen.
Oh, sobrang ano, amazed na amazed yung mga estudyante talaga when you use this in class. Even the high school students, ha, I have also used this in my high school class. Ano siya? Para silang, oh teacher, paano mo nakikita? Ang galing, paano mo ito ginawa? So, kala nila sobrang ginawa mo talaga. Ayan, kunwari. Okay, sige. Check natin yung mga drawing ninyo. Oops, medyo nawala. Awaiting drawing. Ayan, so kahit na I'm not sharing yet yung actual na sinubmit ng mga estudyante, I can browse through your answers nga. Para while waiting, pwede na akong maghanda sa susunod na script ko para sa class ko. Di ba ganun tayong as teachers? So gusto natin, nakita natin muna. Ayan, so halimbawa itong kay Alma, kay Teacher Alma, ito yung sagot niya, I can share this to the whole class. Saglit lang po ah. Ayan, so I'm sharing Alma's answer now to the whole class. Oo, 40 students lang yung merong free para sa silver edition. Ayan, so sabi ni Alma, yung si Matching daw kukunin yung itaas na bahagi ng puno ng saging, si Pagong naman kukunin niya yung nasa baba. Pero yung tanong niya si Alma, bakit kaya ito yung dinrowing mo? Paano mo nalaman na yun yung kukunin ng bahagi noong dalawa? You can prepare your own, tama, you can prepare your own, pero may mga pre-made activities na dito. Even for images, mamaya makita niyo, when we create our own lessons, mamaya, makita niyo, pwede bang meron ng mga ready images sa Google? Gamitin ko na lang. Ayan, tingnan natin mamaya. Or pwede bang ako mag-drawing tapos i-upload ko? Ayan, malaman natin yan mamaya. Okay, so I will unshare this. Ayan. And then, I can choose another one. Halimbawa, merong mga hindi nag-submit o hindi sumunod sa panuto. And since we are also teaching them to follow instructions, so pwede nating ipakita yung mga ganyan. Ayan, meron naman dito nag-type sa halip na mag-drawing. Si Matching kukunin sa taas, Pagong kunin sa baba. Ayan, so close natin yung activity na ito. Punta tayo sa sumunod na bahagi. Ayan, so halimbawa natapos ang pagbabasa ng mga bata, pwede mo palit silang, ito malinin naman yata yung question type dito. Dapat ito free text input. Mamaya baguhin natin ito sa pag-create ng lesson. Pwede mo silang bigyan ng another question para sagutin. Ayan, skip na natin ito. Pagkatapos, another question kung bago ka magtapos sa klase. Ayan, tapos bigyan mo sila ng pabaon na bahagi ng kwento. Pwede para sa susunod na pagkikita ninyo meron kayong pag-uusapan. Okay, so i-close ko lang itong sample na lesson sa Nearpod. So tingnan natin yung mga tanong ninyo dito muna pagkatapos yan. Yes, within Nearpod, makita niyo on the screen right now, you can also explore and use yung mga sa Nearpod library, yung mga ready-made lessons na ginawa ng ibang teachers. Pero syempre, I'm sure marami na kayo na collecta this school year ng mga PowerPoint presentation. Marami rin kayo mga nagamit na Google Slides na ready-made na rin. Medyo i-edit nyo lang ng konti. Solution sa computation, pwede ipakita, yes, pwede mong ipakita yan dyan. Pwede ka mag-upload ng sarili mong video para pwede lang i-pause, tapos may mga tanong ka, yan, pwede yan. Data heavy sa estudyante, totoo, yun yung worry ko dati lagi kapag ginagamit ko itong Nearpod, mabigat talaga. Pero parang recently kasi parang mas nag-improve ba yung internet natin, hindi ko sigurado, parang mas magaan siyang gamitin. Nagamit ko to sa ibang mga teacher training namin. Parang swabe naman yung transition sa kanila. Lalo na sa sobrang daming video rin akong in-embed sa isang presentation ko. Parang pwede naman. Siguro pwede natin i-try muna sa estudyante. Kapag pag sinabi nilang, teacher, mabigat siya masyado, then siguro, syempre, mag-adjust tayo. Huwag natin gamitin. Pwede nating i-try, Teacher Joseph. Tapos,
tanungin natin yung mga estudyante natin kung ano, kung okay sa kanila o hindi yung experience, kasi mahalaga yon. Ayan, ito ay hindi pang collab activity. Ang pinaka-collab activity ay yung parang ginawa natin kanina sa bulletin board. Ito ay, ang ina-address nito ay yung mga individual students who do not normally participate in class activities, yung mga hingingan natin narinig. And another purpose is to make sure na everyone is really engaged on tasks and they're really interacting with the content that we were sharing with them. Okay, so balikan natin yung mga questions ninyo. At I'm sure marami pa kayong questions sa mga susunod na part natin. Okay. Sir Regan. Opo. Yan, maraming salamat no for ano. Teachers, no, baka may mga questions pa kayo. Okay, baka maybe you could answer one more. Yan, marami. Actually, marami na nagko-comment na ang galing, gusto nyo i-try. Actually, Sir Regan, siguro, no, doon sa mga, syempre, definitely, no, kapag ginamit natin sa class natin, there is a possibility na talagang mag-weigh ito sa data, no, tsaka consumption ng bandwidth ng mga students natin. Kaya nga teachers, sa una lagi, no, lagi natin i-remind naman si Regan, di ba, bago tayo gumamit ng mga tools, kailangan meron tayong sort of like orientation, di ba, yung tipong papakilala mo muna kung ano yung tool, paano gamitin, at siguro dun palang teachers, makikita nyo na kung, oops, hindi pala okay, hindi pala, masyado pala mabigat yung activities ko, baka pwede, for example, walang video, baka pwede ang activities mo is on pictures, images, text, etc. So, yung tama yung sabi ni Sir Regan kayo, no? Adjust tayo teachers, no? As we go through. Of course, kahit gaano kaganda yung tools, kapag hindi naman ma-enjoy ng students because of Cigna, that will make it really hard. Okay, so teachers, tuloy na po tayo with our session. Okay, if you have questions, sa live chat na lang po ulit tayo. Okay, thank you, Sir Regan. Thank you, Sir Franco. Tama, thank you for for highlighting that. Again, teachers, matutuwa talaga tayo sa features nito. Sobrang magical nga siya yung dating sa akin at sa mga estudyante ko. Pero tama, Sir Franco, since pinapakita natin yung mga different activities that can be done using Nearpod, piliin na natin yung mga, yun nga yung mga text lang siguro, or basta sa first implementation natin, alamin na agad natin, naku, hindi nag-work yung draw it. Naku, yung video hindi nag-play. Naku, yung virtual reality mabagal pala sa kanila or pixelated sa mga estudyante ko. So again, ano natin yun? Skip natin yun. Next time siguro, mas gaana natin yung types of activities. I'm sure naman matutuwa pa rin yung mga estudyante ninyo. So after that simulation na pinakita natin para ipakita yung mga features and functions within Nearpod, this time, teachers, mag-sign up naman tayo sa Nearpod. So, meron pa yatang mga co-teachers tayo ngayon na hindi pa nakapag-sign up sa Nearpod, no? So, what you have to prepare is a valid email na ginagamit talaga ninyo. So, if you have a Gmail, sobrang perfect niyan kasi you can sign up with your Google account. So, to start, teachers, you just have to go to nearpod.com/signup. Again, the website to go to is nearpod.com/signup. And then that will lead you to this site. Oops, nanap ko lang po. Sign out lang po ako. Okay, so you go to nearpod.com/signup. So everyone should be on this page, teachers. So as shown on this page, teachers, tayo lang po yung magsa-sign up. Pero ang mga estudyante natin do not need to create their accounts. Whenever they joined a lesson, they just have to type in the code to be given by the teacher. On the other hand naman, if you are a teacher and if you have not created your account yet, all you have to do is to prepare your email. So you can either use your Google account, kung may Gmail po kayo, okay, o kaya naman po, kung meron po kayong Office 365, pwede po ninyo yung gamitin. Kung meron po kayong ibang email, dito po kayo sa baba pupunta.
So lagay po ninyo yung details ninyo dito and then yung ibang email po ninyo. Ayan. So it will ask you to type in para po tayong nag-sign up sa mga social media accounts po natin. Ayan. Kulang po dito para makita natin yung mga tanong-tanong ninyo. Okay. Kung DepEd email po, dadami kaya ang maximum students? Yung pagdami ng maximum students, yung pagdami beyond 40 students will only depend on the account na meron kayo. So meron yung silver, may gold, may premium, yung parang institutional. Kung yung mga DepEd division po ninyo ay magsusubscribe as a division, yun siguro po, pwede yun, tama po, naka-contract po yun. Baka naman may discount sa DepEd or baka naman kaya ng DepEd ito kung mag-agree ang inyong division office. Apo, yung silver ay 40 lamang. Pero, mamaya, pwede kayong makakuha ng libreng gold version nito. Mamaya po, pupunta po tayo sa part na yan. Ayan. So, please let me know through the chat if you are able to sign up, teachers. Yes, pwede nyo i-recommend sa DepEd. Pero syempre, before recommending it, I would encourage you to try it out first para mas authentic syempre yung recommendation ninyo. It's not just you saw it and it's good. That's different from I have experienced it. I've used it in my class. It has been effective. So I'll recommend it. Yan, thank you po. Yan, mga nakapag-sign up na po sila Teacher Lily, sila Teacher Rhea, Teacher Daniel. Ayan. So, ganun ka-easy lang kapag sign up. So, when you sign up with Google, the next time you log in po, teacher, so when you go to nearpod.com, so kapag nasa nearpod.com kayo, it's easier now to log in. Ayan, again, sa site na ito, pag nag-log in ka, ayan, so you can now, if you already have signed up, you can now log in with Google. So that's easy, di ba? Or you can log in with your Office 365. Or if you use another email other than these two, then you just have to type it in and then type in your password. O halimbawa po ako, andito na siya. Ayan, so very easy lang siya given that the internet cooperates, di ba? So andito na lahat ng mga ginawa ko sa Nearpod ever since. Yan, natanggal na nga yung iba dahil medyo nagkagulo yata yung Nearpod ko in the past years. Ayan. So, let's go now to, ayan, para mabigyan natin ng oras yung mga tanong ninyo mamaya. Let's go now to, after signing up, syempre, meron ka ng account. Tingnan muna natin yung mga lesson settings. Kanina makita ninyo nagkagulo-gulo yung lesson ko, no? Parang merong akong mga activities na parang hindi nag-match yung question ko doon sa question type o activity type doon sa Nearpod. Siguro meron akong mga lesson settings na mali o siguro because luma na yung presentation ko na yon, dinuplicate ko lang siya. Kaya given that Nearpod has a lot of updates recently, baka hindi siya nag-match. So let's go now. If you already have signed up, I hope meron na kayong mga sariling account. Tingnan po natin sa lesson settings ng Nearpod, teachers. Ayan. So if you are looking at your own account, teachers, we should have a similar dashboard. Siyempre yung content magkakaiba po tayo pero yung ibang parts, lalo na itong sidebar dito, pare-pareho po tayo. May lessons, may report, Nearpod library, and then teacher resources. And then on the upper right corner of the screen, you will see create, quick launch, and then yung inyong picture, and then makita nyo kung anong type of account yung meron kayo. Siyempre given that yung free account yung ginagamit natin teachers, we're all using the silver version of Nearpod. When you click
yung silver na ito, one of the options here, ay makita ninyo ay lesson settings. Can you please click lesson settings? Again, teacher, on the upper right corner of the screen, you will see there that type of account, halimbawa ay silver account, you click on that and then it will reveal you these options. Please click lesson settings. So when you tap lesson settings, you'll find these options po. So first among these settings, teachers, sa advanced ay enable student names to autofill. So ngayon, ang Nearpod kasi, kaya ng binigit ko kanina, marami na siyang mga bagong in-add since dati pa. 2013 kapag ginagamit to, parang sobrang simple pa lang talaga niya. Pero ngayon, simple pa rin, pero may mga in-add siya na sobrang useful sa atin. So ngayon, dahil nga kanina, di ba, when you joined my class, you had to type your names. Pero this time, pwede mag-autofill na lang yung mga names ng mga bata. If they are using, halimbawa, Gmail, pwedeng i-autofill ng Nearpod yung kanilang mga pangalan para hindi na sila makakapandaya o hindi na sila makapaglagay yung mga nickname nila o kung ano ng mga gusto nila ilagay doon sa names, di ba, kapag nag-sign sa sign-in, pag nag-join sila ng inyong mga klase. Ang problema, teachers, kapag in-on ko ito, nag-work lang pala ito sa either gold or do sa isang mas mataas pa na na version. Pero dito sa akin ngayon, na-on siya. Pero kapag sa totohan ng application, implementation, hindi siya nag-work. Hindi ko alam kung sa akin lang yun. Ayan, sumunod na option ay enable immersive reader. Ayan, yung immersive reader po, ito po yung ibig sabihin, kapag may binabasang text yung mga bata sa screen nila, through Nearpod po, pwede nilang maging ano yun, text-to-speech selection. Yung pwede pong papakinggan na lang nila, i-highlight na lang nila, o kaya pwede nilang palakihin o paliitin yung text. Ayan, yun po yung immersive reader na ito. Ayan. Sumunod naman ay enable student notes. Kapag in-on po natin ito, ayan, ito yung premiere feature lang. Ibig sabihin, hindi siya available sa silver. Pero, kung sakali man na nandun kayo sa mas mataas na version ng Nearpod, kapag inallow ninyo yung student notes, that means your students can annotate yung mga sinishare ninyong slides sa kanila. At saka pwede rin nilang ishare yung mga notes na yon sa ibang mga kaklase nila. Ayan. Sumunod naman ay to show quiz and multiple choice question results in student-based mode. Ayan. Kanina, yung ginawa po natin ay live na class. Ibig sabihin, sabay-sabay natin ginagawa, real-time yung pag-execute ng lesson. Pero sa Nearpod, kung makita ninyo kanina, labas lang po tayo dito para maipakita. If you have created your lessons already, for example, eto po, makita ninyo, pag hinover ko po yung aking cursor sa isa sa mga lessons ko dito, merong live participation, which we did earlier, meron po ritong option din for student pace. So alam natin yung student pace, no? Pwede nating i-assign lang to sa mga estudyante natin. Pero ang maganda rito, meron ding specific na code na kailangan i-enter sa mga estudyante para syempre, kung iba-ibang klase sila, if you're handling different classes as well, mas madaling i-manage po. Ayan, pwede mo i-on or off itong option dito to prevent students from skipping. Ayan, tsaka i-require mo sa nila na sagutan talaga nila, hindi lang nila i-shotgun yung binibigyan natin sa kanila. And then, what's good about this is that dito sa student pace is that pwede mong iset hanggang kailan nila ito pwedeng makita o sagutan. So dito nakalagay sa akin 29 days remaining. That means ang setting sa akin ito ay isang buwan. Pero pag kinlik ko po itong calendar na ito, ayan, I can set it manually. Gusto ko isang buong taon available sa kanila, sub to the teacher. Gusto ko 1 week lang sa kanila available. Yun, pwede kong gawin yun. And then I'll just click apply para mangyari yun. Otherwise, nakaset po yata ito ng 1 month. Ayun, so
biglang 29 days remaining na lang agad yung mga kita nila. Let's go back to the lesson settings po. May tanong po, pwede po yung magamit PowerPoint? Yes, pwedeng magamit yung PowerPoint. Mamaya, darating po tayo dyan. PowerPoint, Google Slides, pwede natin magamit yan. Ayan, so sumunod naman ay, ayan, allow students to resubmit answers in live participation mode. So kanina po, di ba, pagsagot po ninyo, tapos in-end ko na yung ano, yung, kahit hindi ko pa ini-end yung activity, yung nakapag-submit na kayo, tapos naisip nyo, mali pala yung sagot ko, gusto kong baguhin, o lalo na sa in giving opinions, sa sila na i-edit, so pwede nyo i-on or off ito. Pero, kapag gumagamit po ng iOS devices, sad to, no? Pag gumagamit ng iPad or ng iPhone, yung mga estudyante nyo, hindi to available. Once they have submitted their answers already, yun na yun. Pero kapag hindi iOS yung ginagamit nila, okay naman siya. Pwede silang mag-resubmit ng answer. Sumunod sa lesson settings, teachers, ay enable collaborate board for student-paced lessons. So yung ginawa po natin kayo ng unang-unang activity, that is called a collaborate board, yung para pong bulletin board wherein you posted parang mga sticky notes to answer or to respond to my question. Ayan, pag inon po ninyo ito, kapag yung mga estudyante ninyo ay gumagawa or they're working on an activity or a lesson na nasa student-paced mode, ibig sabihin hindi live, pwede pa rin silang gumamit ng collaborative board. Pwede silang mag-post ng tanong doon, pwede silang mag-post doon ng mga discovery nila, pwede silang mag-respond doon sa mga pinost din ng mga kaklase nila. Kaya siya tinawag ng collaborative board. Or, if you have given them roles for that specific lesson, na halimbawa, kayo, ito ang gagawin nyo, ito lang ang i-focus ninyo, kayo naman dito kayo mag-highlight, kayo naman dito kayo magbibigay ng tanong o magbibigay ng reaction. So, kapag nabuo yung collaborative board ninyo, pwede nyo balikan yun at the end of the lesson since student-paced nga siya, di ba? Perfect for asynchronous meetings. So, kapag nag-synchronous na kayo, perfect na balikan. Let's look at our collaborative board. This is what we have gathered based on your experience, yung mga questions ninyo, mga discoveries ninyo. So, magandang discussion yung mangyayari. And then lastly, require student responses and prevent skipping in student-paced mode. Ito yung nasa kanina. So whenever you choose student-paced mode, pwede mong i-on or off yung pag-skip o kaya yung pag-require kung sasagutin ba nila yun o pwede nilang hindi sagutin. So nandito lahat yon again, sa upper right corner, doon sa type of your account, silver account, and then lesson settings. You can always go back here, can toggle on and off these options for all your lessons. Okay? Nauubos po ba yung 200 MB? Oo, kapag ano, sobrang dami mong in-upload. When creating a lesson, merong kang makita roon sa na progress doon sa limit. So, kung nakailang MB ka na doon sa mga nilalagay mo, halimbawa, too much video, too many images, ayan, makikita mo ron na ma-max na siya. Pwede bang i-print yung score nila? Tingnan natin kung pwede i-print yung score nila. So let's go back to the main dashboard po. So talking about the reports po, since we're all looking at the same page, under my lessons, you'll see here reports. Ayan. So, andito lahat ng mga classes na nangyari sa akin recently. And then, so, check po natin yung Nearpod demo. Anong klaseng report yung meron si Nearpod? So, meron akong session with this specific lesson today, May 13 at 5:40. So, malalaman ko agad, kaninong klase ba yun? Ayan. So, pwede ko siyang tingnan. Pwede ko siya i-edit, padaligyan ko siya ng section, tapos kung kailan siya or that date. Pero kapag gusto kong tingnan yung report, eto na siya. Can we delete all Nearpod, old Nearpod lessons para tipid sa doon? Yung 200 MB corresponds to every lesson.
Ayan, balikan natin yung tanong mo mamaya. So we're looking at the report right now. Anong type of report ang binibigay ng Nearpod sa atin for every session? So merong summary, kagaya na nakita natin kanina, yung mga correct and wrong answers. So immediately makita natin teachers na yung klasikong yun, medyo maraming mali sagot, kaya maraming hindi sumagot, and maraming magaling sumagot. Tapos individually yung teachers, makita natin kung ano sinagot ng mga estudyante natin. Sobrang saya nitong Nearpod talaga. Kasi alam nyo, sobrang helpful nito sa akin, especially during, hindi lang sa mga estudyante, no? Especially during parent-teacher conferences, what I do normally is to print this, dina-download ko, tapos para siyang PDF file, piniprint ko siya, tapos kapag PTC namin, pinapakita ko to sa mga parents. Kasi normally, iisa rin naman yung tanong ng mga parents, no? O, kumusta po si ganyan? So, para mas makapagbigay ako ng authentic feedback sa kanila, si ganito po, alam mo, maganda po yung sagot niya rito, tingnan niyo po. Meron po akong ginawa dito, kaso hindi nga lang po niya nagawa. So, I have real evidences of what's really happening in class with the help of Nearpod. So again, you can download this PDF. Ayan yung sinabi ko kanina. O kaya naman, parang Excel file. Yung mga summary, at saka pati yung details ng mga answer ng mga estudyante. Ayan po siya. So pareho din naman po sa ibang mga sessions na ginawa ninyo. Parang pare-pareho siya ng template. Ayan. So moving on, teachers. After ng lesson settings, mag-create po tayo ng inyong Nearpod class. Okay, sorry. Bumalik pa ako sa aking keynote. So again, I'll tap yung Nearpod sa upper right, upper left corner of my screen. And so, para mag-create ng lesson, para makapag-launch ako ng lesson, teachers, pupunta lang ako sa upper right corner of the screen. I'll find there yung unang-una, create. Okay, so when I create a lesson, ganito po siya ang itsura. Siyempre, bibigyan ko ng title yung lesson ko. Lagay ko dito, halimbawa ay pang-uri. Baitang anim. Yan. So, kung meron akong ready-made PowerPoint o meron akong ready-made na Google Slides, pwede kong i-upload lang yun dito. Okay? Makita po ninyo rito, upload files. So, if I have my PowerPoint file or I have my Google Slides already, I can just link it here. Yan. So, pwede kong gawin dito. One of the options, select from Google Drive. Or yung PPT file, ilagay na yung PPT file dito. Also, I can also upload mga images dito kung puro images yung pinaplano kong ipakita. And also, PDF files din. Otherwise, if I'll do it from scratch, then I'll choose Add Slide. So, para lang din po akong gumagawa ng any presentation po. So, pwede kong gumawa ng slide o kaya kung kukunin ko yung isang web content, pwede directly from here para hindi na magpapakahirap. Kung tulad ng ginawa natin kanina, yung virtual reality, teachers, try ko po ito ha. Yung virtual reality na ito, tutulungan na ako ni Nearpod na mamili. All I have to do is to type here yung kailangan ko. Kanina po, nilagay ko lang dyan, Philippines, river. Ayan. So, sinerge ko lang po yun. Para magamit ko sa virtual reality activity ko. So, andito yung mga options ko. If I'm a social science teacher or a geography teacher sa grade 4, alimbawa, merong particular region akong gustong bisitahin, then pipiliin ko lang yun dito. Or kung pwede rin naman siguro, pakita natin dito ay, I'm not sure if this will result into ano, something I'm really looking for. Halimbawa,
Ayan. Mukhang nag-hang na ang aking internet. Pero sige, let's see. Balik lang po tayo. So we are creating a lesson. We're adding a slide. Ayan, and we're using VR field trip. Ayan. So again, when using VR field trip, all you have to do is to look for the specific location that you'd like your students to explore. You just have to type it in here sa search bar. And then when you're done, type done, and then may insert na po siya dito. Gamitin po natin, halimbawa, Hinatuan River. Ayan, yung Enchanted River na binanggit ko po kanina. Yan po ay nasa Surigao del Sur. So, may insert na siya dito. Pwede rin naman mag-add ako ng slide. Kung gusto ko na 3D, kung science teacher ako, pwede kong ipakita halimbawa itong cardiovascular system. Meron pang mga option po sa sidebar and then ma-insert na po siya. Again, kailangan natin consider po kung nagiging mabigat na ba itong presentation ko o kakayanin pa ba ito ng mga estudyante ko na merong mahinang internet connection. And then you have all other options here like audio, kung meron ka music na gustong ipakinig sa kanila or if you have recorded something, halimbawa ikaw mismo yung nagsalita para gusto mo na meron silang audio activity, pwede rin naman. Pagkatapos, kung marami kayong slides na dito, maglagay ako ng slide. Sa slide teachers, para kang nasa PowerPoint or nasa any presentation tool, merong mga template dito o themes na pwede mong gamitin. Maglagay ka ng title, Nearpod Basics, and then maglagay ka ng content dito. Pwede ka maglagay ng, yan nga, nakalagay dito, image files o kaya movie file pwede rin. Pero again, please take note of yung gaano kabigat na yung gagawa mo. Nabubuo mong lesson. Ayan. So you have slides, 3 slides already. So anong next mong gagawin ay para ma-maximize mo talaga yung amazing features of Nearpod is you have to add activities. Diba? So, anong gusto mong pagawa sa kanila dito sa field trip? Anong gusto mong pagawa sa kanila dito sa Nearpod 3D? Anong gusto mong pagawa sa kanila dito sa Nearpod slide na ginawa mo? So, pwede kang pumili dito sa mga ito. Dito ay nasa content tab po tayo. Makita po natin sa screen. Again, sa upper left corner nitong dialog box, makita po ninyo yung content. This time po kasi, mag-add naman tayo ng activities. So, tap po natin yung activities tab and then it will reveal to us these options po. So, merong open-ended question. Ayan. So, sa open-ended question, itatype mo lang yung question dito. Pagkatapos, pwede ka rin mag-add ng associated images or audio or other media. Pwede ka rin mag-set ng timer kung ilang seconds lang o ilang minutes lang nila pwedeng sagutin yun, especially if you are giving it to them in a live participation class. O kaya naman, even in student-paced class, baka gusto mo silang bigyan ng challenge, you can add a timer here. Pero make sure na yung pinapagawa mo dito ay tama lang sa time na binibigay mo sa kanila. And then, kung gusto mo na ipa-record ng mga bata yung sagot nila, pwede mo iyon to. Nasa bandang kanan lang po. Kung gusto mo na sumagot sila through speaking. Ayan. So, kapag nilagay mo ito, tama ba ito o mali? Ayan. Halimbawa lang, ipaliwanag ang sagot. Then, don't forget to click save sa lower right portion of the screen para mailagay ito. Ayan. So yung ating activity na open-ended question ay napunta sa bandang dulo.
Pero ang gusto natin, ito kasi ay isang activity para dito sa field trip. So, anong gagawin po natin? Ida-drag lang po natin ito. Drag, papunta dito. So, para ka lang talagang gumagawa ng any presentation sa mga paborito nating mga tools like Keynote, PowerPoint, and Google Slides. Ayan. So, do not forget to assign a title to your lesson. Tapos, you just tap, if you're done with it, you just tap save and exit. So, you'll find your new lesson dito sa iyong main dashboard. Ayan. So, isa pa sa mga options dito sa create a lesson, again, we're looking at the upper right corner of the screen, ay itong combine videos with built-in lessons, kagaya nung kanina po natin. So, again, itap lang po natin ito, video. Halimbawa, yung buong activity mo o yung buong class mo for that day ay will mainly focus on a video. So, ito po siya. Ito po yung ginawa natin kanina na pinanood ninyo yung video about homework. And then, in between segments of the video, within the video, meron kang mga in-insert na questions before the students can proceed in watching it. So, video library na to, pwede mong i-search lang using the search bar dito sa bandang gitna. Pero, pwede mo rin naman na i-choose itong YouTube, halimbawa, para mas dumami yung coverage ng search mo. So, halimbawa, nasa YouTube na yung material, and then just have to search for it. Lalabas yun dito. Okay? So, halimbawa, piliin po natin yung, ayun nga, homework. Ah, piliin lang po natin itong isang video. Yan. Halimbawa, meron akong specific video na napili na para i-assign sa mga estudyante ko. So, tinype ko lang po yun under YouTube. Dito sa search bar, Nanyang High School Apple. Halimbawa, ito yung gusto ko. I-click ko lang po siya. Then, bibigyan niya ako ng option para i-save sa lower right portion of the screen. Save. Now, it's saved. And then, dito, kagaya ng ginawa natin kanina sa in creating lessons po, sa slides, meron dito sa gitna, add an activity. Pwede kong piliin sa ang part ng video ako, magbibigay ng activity. So, itap, halimbawa, dito po sa part na ito. Play ko siya. Ayan. Diyan, halimbawa. Mag-add activity po ako. And then, I can type in, halimbawa, a multiple choice question or an open-ended question. So, pagkapag open-ended question, ito po yung lalabas. Just like in creating slides earlier. So, I'll just type my question here. What did you notice? Then, i-click ko lang po yung save sa lower right portion of the screen. And then, yung question na ito ay andito na sa particular na portion, part of the video. Pwede ko rin naman siyang i-move. I-drag ko lang po siya kung saan ko siya pwedeng ilagay or gustong ilagay. And then, for the remaining parts of the video, pwede pa rin akong mag-add ng more questions. Kagaya ng ginawa natin kanina, meron tayong 3 or 4 questions. Pero syempre, teachers, tip lang in when creating activities using this feature, wag naman nating tatarin ng questions yung buong video kasi baka hindi na ma-appreciate ng mga bata yung bigger picture ba yung noong material na pinipresent natin sa kanila. So you make sure na when you insert questions, yun talaga yung mga teaching moments na parang, oh, pause kami dito. Ito talaga yung gusto ko na mag-pause din sila at saka pag-isipan nila kasi may itatanong din ako tungkol sa kanila, tungkol dito. So when I'm done with the lesson, all I have to do again is to click save nasa lower right portion of the screen. And it's done. So
pwede ko na siyang gamitin sa live participation just like what we did earlier or assign it to my students in a student pace option kagaya nung kanina. Ayan. So, let's go now to another option, create. Kanina nag-create lesson tayo, nag-create video tayo, mag-create din naman tayo ngayon ng Google Slides. Ayan. So, anong sabi dito? Meron daw dalawang option tayo para makapag-create ng lesson in Nearpod using Google Slides. Ang isa ay, halimbawa, meron ka ng existing na Google Slides, teachers. So, ito po ay isang Google Slides ko. So, kailangan kong mag-add on ng Nearpod. So, kung wala pa kayong add-on na Nearpod, pwede nyo i-search lang dito within your Google Slide, yung Nearpod, at meron talaga siyang add-on. However, teachers, itong pag-open ng Nearpod within, kapag nasa ano ka, kapag nasa Google Slides ka, ito rin ipapakita niya sa'yo. Kasi, in-offer pa lang ito pala para sa mga Gold Edition users. So, pwede kang mag 30-day trial period. Pero syempre, alam niyo, just like in any other app, ganun talaga yung style, di ba? Meron 30-day trial and then when you like it, you'll have to buy it or you have to pay for it. Pero there's another way of doing it. So let's go back to our Nearpod account. So kanina, meron tayong, ito yung ginawa natin kanina. I-edit lang natin yung ating lesson. Ayan, so dito sa upload files, meron kang option dito para sa iyong Google Drive. Tingnan lang po natin. Yan, teachers. So, nasan po tayo ngayon? Nasa loob po tayo ng Nearpod at ini-edit lang po natin yung lesson na ginawa na natin kanina. Ito po yun, no? Yung naglagay po tayo ng field trip, open-ended question, ng activity, tapos content, tapos another activity. So, what I'm trying to show you right now is paano kung meron akong existing na Google Slides tapos gusto ko siyang gamitin. Piliin lang po natin yung file natin na nasa Google Slides. Kapag tinype, ulitin po natin, upload files. Tapos piliin po natin Google Drive. It will ask you to sign in to, kung hindi pa man naka-sign in, sa inyong Google. Tapos sa select a file po, piliin lang po natin yung file name noong ginamit po nating presentation. So, pag tinay po natin yan, ito bang mga lumabas na ito? Ito po yung mga search results doon sa visible thinking na sinerch ko. So, ang sinesearch ko po dyan, teachers, ay yung mga files doon sa Google Drive ko. So, meron po akong visible thinking. O, ayan, for remote learning. Itong mga first results po. Ayan. So, i-click ko lang po ito and then i-select ko po siya kasi yun yung gusto kong gamitin. Yun talaga yung hinahanap ko. Ngayon, it will ask me, gusto ko bang mangyari ay i-upload ko itong Google Slides ko as a PDF o gusto kong i-upload siya na merong individual slides, parang yung PowerPoint, parang yung sa Google Slides mismo. So, ang gusto ko po ay individual slides. Let's see what it will contribute to my lesson. So makita ninyo yung progress niya, file processing. That means ini-import po niya lahat ng slides ko na nasa Google Slides going to my Nearpod slides. Ayan. So itong mga lumabas na to, ito lahat ng mga Google Slides ko po.
So that lessens the task of creating slides for me. So all I have to do right now is, syempre, i-make sure na tama yung sequence ng aking slides, and then I'll just have to add activities in between my slides. Ayan, pwedeng activities pala, activities. Ayan. So pwede akong maglagay dito ng draw it, pwede akong maglagay ng collaborative board, pwede akong maglagay ng poll question or fill in the blanks or iba pang mga activities na meron dito sa matching pairs, meron na rin pala dito sa Nearpod. So ang tanong, kailangan ba na bawat slide meron akong ilalagay na activity? Not necessarily, kasi baka naman mapagod yung mga estudyante natin. So pwedeng nasa inyo, depende sa progress ng inyong slides, no? Minsan kasi, madalas pala ang mga teachers ay gumagamit ng presentation tool yan from the beginning until the end of the lesson. So kung ganun, pwede mo sigurong hatiin yung lesson segments mo, no? Motivation part ba to? Then gawa activity. Enrichment activity na ba? Enrichment part na ba to? Deepening part na ba to? So gawa akong activity. Synthesis na ba to? Reflection na ba? So gagawa ako ng activity. So para hindi masyadong mapagod din yung mga estudyante natin. So that's how you insert Google Slides into your Nearpod lesson. Again, to apply what you have collected dito sa inyong lesson, you just have to tap yung save and exit. Again, nasa lower right portion of the screen po yun. So there you go. Sinisave na niya sa inyong library ang bagong gawa ninyong lesson, and you are ready now to launch it as a live participation class or assign it to your class in student-paced mode. Ayan. Alright, so tingnan natin po, teachers, kung natapos na natin ating mga for today. Tapos balik, tingnan po natin yung mga questions ninyo. So, for today, pinag-usapan natin yung Nearpod as a classroom response system. Nagpakita tayo ng konting class simulation para mapakita yung features ng Nearpod. Nag-sign up tayo sa Nearpod. In-examine natin yung lesson settings sa Nearpod. Ano yung mga pwede, ano yung hindi pwede. Tapos, nag-create at ready for launching na tayo ng isang class sa Nearpod. So, let's go now to Sir Franco, let's go now to sa mga questions nila. Baka meron tayo mga na-miss dito. Yes, Sir Regan, no? At medyo madami na, no? Yung mga questions na dito. Siguro, Sir Regan, ito yung nasa baba. Maybe we could address this one. This is from Ms. Rhea Marie Robas. Need po ba ng internet while presenting na niyan? I think this is the video, no? What if face-to-face, I want na gamitin ay video at insertan ko ng questions, pwede ko po bang gamitin sa school without internet access? Unfortunately, ang Nearpod ay internet-dependent kasi kung makita mo yung type of technology niya, no, sinisync niya yung screens natin. Even remotely. So, the only way to do that is through the internet. Kaya siya internet dependent. Even sa face-to-face, kailangan na nakakonect sila sa isang network para masync yung mga screens nila, whether they're using a smartphone or a tablet or a laptop. Or even doon sa laboratory, na-try na rin namin sa laboratory, talagang, syempre, internet dependent siya. So talaga sir, no, the use of internet is necessary. So sige, teachers, no, syempre kailangan natin ding i-balance ng konti, no. Yung kanina naging problem kanina was on gaano kabigat ito sa mga estudyante natin. And actually may nag-share kanina na meron nga nag-try siya ng Nearpod, medyo nahirapan yung mga students niya. No? So it really is about like management. And siguro sir, no, hindi rin naman kailangan na lagi, no? Like example, in one of your lessons lang, nagagamitin mo yung Nearpod as one of your engagement tools. Okay? And for the rest, no? For example, like sa usual video conference,
o kaya it's a different kind of activity, no, something like that. So it doesn't always need to be. So ipa-plan din natin, no, yung mga activities natin to always maximize. And I think naman, kasi pag inisip natin sa Regan, no, na example internet yung kalaban, para ang daming tools na hindi mo pwedeng gamitin dahil naka-base ka doon sa internet. So ibig sabihin sa just, no, oo, oo, hindi dapat yun yung maging basehan lang talaga natin, ano, lagi na it's about, although that's one of the factors that we have to consider, okay? Pero I think there's always a go around it. Pwede na siyang gawa ng paraan. Tayo mga Filipino teachers ay kilala sa pagiging mapamaraan, ano. At magagawa niya ng paraan. No? So you'll have to just simply manage, no, organize your lessons, okay? So that you could still make use of these tools, no, despite of the limitations to our infrastructure. Pero sana po, sana gumanda na, no, ang internet connection. Okay? Balita ko mas magandang internet connection kapag naka-Apple devices daw. I'm talking about yes, di ba? Talking about that, Teacher Franco, yung maalala ko nung, di ba tayo sa XS before, yung nahirapan din naman tayo sa internet, di ba? Tapos sobrang na-excite tayo sa maraming tools. Tapos gustong-gusto ng mga bata. So parang tayo naman, tapos effective siya sa class. Tapos tayo naman, syempre parang, oh, maganda to na gamitin ng madali, ng madalas, no? Parang, lalo na pag may nag-observe sa akin, parang ang saya nito. Kasi tuwang-tuwa yung mga bata, engage sila, on task lahat, tapos na nakukuha namin lahat ng lesson objectives for the day. Pero alam mo, darating din naman sa panahon na yung mga estudyante ko na lalo dati, parang nakakabisado na nila yung pattern ko. So tama ka na hindi, dapat may variety talaga sa activities natin. Hindi dahil effective to, engaging ito, ay tatatarin na natin sila ng Nearpod weekly o even monthly, no? Parang dapat bubulagain mo na lang sila na parang, oh, this time mag-Nearpod kami, this time mag-Google Slides kami, this time magkakahoot kami. So para paiba-iba naman yung pattern, hindi dapat nahuhulaan ng mga bata lagi. Otherwise, mawawala yung, well, mawala yung engagement. Kasi yeah, parang, okay, alam mo na to. Yes. Sobrang galing pa naman nila, di ba? Yung mga ang bilis nilang mag-ano. Tsaka so, I think, sir, bukod dun, sir, siguro, is naniniwala rin ako na each tools will have its own advantages and disadvantages. Ibig sabihin, si Nearpod could be something that's very effective in one lesson, for example. Okay? But there could be like another tool that's more effective in another like lessons you're going to have. Again, sabi nga natin, sa technology integration, it always will boils down to our learning objectives. Doon po tayo lagi babalik at tutungo. No? Kasi naman talaga yung found. Alam natin yan. Isa sa mga in-emphasize namin when we had a technology integration session on yung emphasize ni Sir Rega niya, no, about learning objective first before the tools that you're going to use, okay? So sana po ma-explore pa natin, teachers, no, kahit po meron tayong mga limitations, okay? Do you have other questions, teachers, or concerns kanina? Do you have other, babalikan ko lang Sir Regan sa taas kung meron ba tayong mga questions from from Sir Mar Ryan, okay, Lobo. Okay. Sir, possible po ba na ma-edit yan, yung mismong PowerPoint presentation? I think this is the Nearpod integration with PowerPoint. Oo. Yes, sir. Pwedeng ma-edit yun. Once na na-upload mo na siya sa isang lesson, kagaya ng Google Slides natin kanina na nailagay natin, editable pa rin po yung mga yun. The same goes with PowerPoint ko, pag nag-upload ka po doon, yung mismong slide ay editable pa rin po yun. Okay. So ito po from Sir Reynaldo Aquin. Sir, paano kung maraming subjects kang tinuturo? Posible po bang gumawa ng iba pang account para doon sa mga subjects na yun? I would suggest na huwag ka nang gumawa ng ibang account. Yung sarili mo na lang account, pwede mo naman siyang i-organize. Kaya pwede mo siyang i-rename per subject, per section, para mas manageable sa'yo yun. Alam mo, that brings us to yung isa na gusto ko siya na i-share sa inyo. The more you use Nearpod and the more you prove na yung Nearpod ay effective sa class mo, pwedeng-pwede ka nang mag-apply as a Nearpod certified educator. Teacher Franco, iano ko lang po to, ipakita lang saglit lang ito. Tsaka, di ba, Sir Regan, kapag kasi nasa isang account ka lang, ano rin yun, yung idea ng building your library,
Kasi napaka, alam ko, no, bilang si Sir Regan ay gumagamit ng matagal niyang tools na yan. Kapag itong tools na to ay ginagamit mo for a long time sa account, okay, you sort of like build library over time. Okay, so for example, yes, for the first year na ginamit mo siya, next year, ang dami mo ng materials na pwedeng gamitin. Like, you can simply relaunch these lessons. Okay? And I think, sir, Nearpod also has the power to duplicate lessons, no? Yes. And use it somewhere. You know, di ba? Pwede rin ganun, di ba? So it's, yes, sir, so, Frank, update mo na lang. Oo. Update mo na lang. Pakita ko, sir, no? Update mo na lang yung activities mo, etc. No? So I suggest do not like create multiple accounts. It's going to confuse you and it might confuse your students as well. Yan, yan. So, sir, eto, nasa ellipsis, pag nag-hover ka lang dun sa ellipsis, tapos tinap mo yon, makita mo, duplicate mo lang siya, add to a folder para makita mo science lessons, Filipino lessons, English lessons, mas organized siya. Ayan, so madali lang siya, tapos i-edit mo na lang siya. Ako, dinuduplicate ko po kapag iba-ibang mga sections. Kasi mas madali mag-monitor ng progress. Ang ganda rin, sir. So, pwede naka-folder din yung mga lessons mo. So, ibig sabihin, yes, pwede kang organization-wise, pwede yung folders mo are, ano no, per subject. So, if you're teaching multiple subjects or per grade level. Tama din, sir Regan, no? Tama again, po. Again, pwede kayo mag-find teachers no, ng iba't ibang way to organize your lessons in Nearpod. Ang ganda. Ang ganda. Maganda yung Nearpod. Kaya nga, no? Yes, talagang para siyang, pwede siyang stand-alone, no, na application. Pero sir, no, yan ang isa sa mga, ano natin, no, nakita natin kanina, yung integration power ni Nearpod, hindi lang siya, well, it can be a stand-alone tool, no, pwede mo siyang magamit with other tools, okay? For example, with PowerPoint, with Google Slides, at excited ako syempre ipamalita, no, na soon, magiging isa po yan sa mga add-ons ng Google Classroom. Although, alam ko, sir, pwede na siya yung ma-launch okay? Via Google Classroom. Tama po ba? Nakita ko slides, kanina yung icon na slides. Okay? Mm-hmm. Pero soon, sir, no, this 2021, with the updates of Google Classroom teachers, pwede nyo nang ma-launch si Nearpod okay? Via Google Classroom. Pwede na kayong mag-launch ng activities using via Google Classroom okay? Using Nearpod. No? So, if you're using Google Classroom, it will be a powerful integration tsaka power up no, ng Google Classroom natin. Okay, ito from Sir George Yao. I think we can answer two more questions, Sir Regan. If I'm going to edit my lesson slides here in Nearpod, will it sync with my original slides in my Google Drive? Hindi, kasi magiging part na siya ng Nearpod library mo, ng mga lessons mo. Ang nangyayari dyan, when you upload your Google Slides to into Nearpod, doon lang siya sa Nearpod nang sa-save. Pero doon sa Google Slides mo, it will remain the same. Yes, no. At I think there's also value in that, no. Para, of course, for example, parang ano siya, sir, no. Ang nangyayari dyan is that Nearpod takes it as a template. Edit it in Nearpod. Pero yung original mo stays the same. Is mali mo, gagamitin mo sa ibang lessons, no? Or hindi mo siya i-annotate using Nearpod. That's also, there's value in that, no? Kaya hindi siya in-edit yung original. Okay? Yan. Yan. I think, teachers, do you have more questions or concerns? Okay? Marami na nai-excite. Yes, excited sila dun sa, ano, no? Ang ganda. Kasi, ito lang sa'yo, ako excited ako dun. Kasi, pag naglumabas na yung mga add-ons ng Google Classroom, Nearpod will be one of the first add-ons na talagang you'll have to look for, okay? At siguro yung in terms of like power-up, no? Nangyari, parang it's like a 50% power-up sa Google Classroom nyo when you add your Nearpod, okay? Okay, ito question. Ang ganda na sa ito. May comment lang sir dito na no? Nag-try na. Si Ms. Rose Malin Rosel, sinubukan ko i-arrange ang section per level by creating folder. Okay siya, organized naman. Thanks. Diba? Applied na kagad, no? Thank you, Teacher Rose Malin. Sanay sa Google, Malin. Eh. Yeah. Hindi, kasi ang ganda nung ano kanina, ang ganda nung discussion kanina. Ito, sir, from Ms. Marilu S. Riano, meron lang siya concern on, sir, hindi po ba nagana ng PowerPoint na may animation sa loob ng Nearpod? Oo, yung iba hindi nagana kasi ano siya, yun yan, binanggit ni Sir Franco kanina, yung ini-import mo from Google Slides, parang ginagawa siyang parang template.
ini-import lang yung slide mo to lessen the task of creating a new slide or creating a new set of slides para madali na lang para sa'yo. Mm-hmm. So grabe nung ginagawa niya. Parang ang nangyayari sa Regan, if I'm not mistaken, is that Nearpod takes a material from an external tool, okay, and put another layer into it, okay, and makes it engaging, no? Kaya actually maganda yung kasi time, di ka na mag-start from scratch every time. Lalo na lang mga right. teachers natin sa Regan, ang dami ng mga materials ito mga teachers natin. Feeling ko mga terabytes of PowerPoint presentations, of Google Slides presentations na nasa Google Drive nila at waiting to be ano, to be unleashed. And I think it's Nearpod that will be one of the tools that can help you unleash these materials that you have made, no? And turn them into something more engaging, no? Okay? Ito, sir, comment lang, no? From Sir Joseph Gabriel Locado. This is one of our Google Certified Educator Level 2, Sir Regan, no? Grabe! Yes, going for ano yan? Going for Google Certified Trainer na yan. Yan. Pinapressure ko Sir Joseph Gabriel Locado. Sabi niya, done with my first ever Nearpod lessons. Imagine Sir Regan, kakaturo niyo pa lang ngayon. May Nearpod lesson na kagad ngayon on metacognition. Ang lalim naman ang lesson ni Sir Joseph. Ready na to be used this Saturday. Sir Joseph, pwede ba kami mag-sit in dyan? Para ang gandang ano yan, no? Ganda ng lesson, ang ganda ng topic, ang ganda pa ng tool na gagamitin. So, power ano, no? Power class, okay? Power lesson. Yeah. may YouTube video lesson po ba yan? Last question from Sir Reynaldo Acuin. May YouTube video lesson po ba yan? Opo, meron. Pero within Nearpod din, maraming teacher resources on the how-tos. Lalo na sa mga basics of how to create this, how to insert this. Doon sa mismong when you log into your account, doon merong teacher resources nasa sidebar. Sa bandang baba lang po makita ninyo, teacher resources. Then lahat ng mga frequently asked questions and then mga how-tos po meron din po doon. Ito po, Sir Regan, paulakan natin itong last na question. Sir, yung po bang computation na pinapagawa sa bata on the board, pwedeng gawin dyan? So, meron po bang whiteboarding capacity ang Nearpod? Merong whiteboard. You can create a whiteboard. Pero ang problema, yung pagsusulat, magsusulat po ba? Ganito po ba yung na-imagine natin? Yes, oo. Parang magsusulat ng formula, sir. Parang yung tipong live na sinusolving isang problem. So nakakapag, meron na po bang digital inking ang Nearpod? Oo, or wala? Ang Nearpod, may whiteboard siya. Ang nakikita ko lang problema yung hardware kasi, Teacher Franco, yung magsusulat yung mga bata sa touchpad ng kanilang laptop o kaya kung naka-tablet sila. Alam mo, yung whiteboard, feature ng Nearpod, hindi pa gumagana sa iOS. Oo. Kaya hindi pa ganun ka-polish. No? Pero at least andun na Sir Regan, something that we can wait for, something we can anticipate later on. I'm sure po. Oo. Ito naman, Sir Regan, na-inspire ka ulit. Okay. This is from Miss Marilu Estriano. Thank you very much po. Ito po ang gagamitin ko sa observation ko ngayong last week ng Make It. Imagine the impact and influence. No? Kakaturo pa lang natin. Ito na si Miss Marilu, ito yung napakagandang attitude no Sir Regan no. Yung our teachers are so ready to dive in no. Yung tipong I believe in this tool. I think this tool is appropriate and necessary. So dive in ako. Hindi natatakot. Ang tatapang ng mga teachers natin. Pero that's a good attitude no. That yan yung tapang na gusto natin makita sa mga teachers natin. Yes, no. Talagang pinapakita nilang siguro sir no na nabigla lang talaga tayo this pandemic no, the start of the pandemic, pero we've seen how resilient our teachers are at saka nakita natin kung gaano sila adaptive no all throughout. Talagang willing silang mag-adapt to the changes at matuto. Hindi na tumitigil matuto tong mga teachers natin. And anyway, teachers, yes. Siguro Sir Regan, ako lang, meron lang ako isang question because this is one of the few concerns ng mga teachers natin lagi, no? Okay? So, unang-una kasi, in terms of like device accessibility, okay? Isa sa pinaka common device na ginagamit ng mga students natin ay definitely mobile phones, okay? So, can we, do we have like sort of mga ideas or limitations, okay? When someone is using Nearpod in a mobile phone or
is there like parehas lang naman yung accessibility at saka usage capabilities across devices? Yung mga estudyante when they join a class, perfect sa experience ko na gumamit sila ng tablet or mobile phone, kasi I've done that already. They didn't have any problem in any activity, even yung draw it. Pero I just read recently kasi sa updates ng Nearpod nga na yung draw it, yung pag-drawing kanina, ay parang hindi pa, baka pinapolish nga nila para sa iOS device. So if your students are using an iPhone or iPad, baka magka-problema rin. Pero if they're using Android, okay lang yun. So, otherwise, in other activities like yung VR, yung live text input, yung pagsali sa poll, yun, lahat yun will work perfectly if they are joining a class as a student. Yes. No. Yan ang katawin yung mga teachers natin, ang ganun ng mga comments. Saan na mabasa mo, Sir Reg, ano, yung nagkaroon sila ng choices, meron na naman na open up na new learning experience, no? At yan naman yung inanat sa mga teachers, no? We're here, no? Kaagapay your support, no? Through the help of experts like Sir Regan, okay? For us to discover tools like this. Kasi talagang kailangan nating, madami talagang tools or over. So, kailangan nating mamili, no? Ang discretion pa rin, teachers, nasa inyo pa rin po yan. Kasi at the end of the day, ang mga teachers pa rin po natin, ang designers ng instruction, okay? So, hindi po tayo madidirect dyan. Tayo talaga po yung designers ng instruction natin. Kung anong tools gagamitin natin, paano natin ito gagamitin, at to what extent we will use these tools in our lessons. So, yan. Siguro, maraming salamat, teachers, sa mga questions nyo. Siguro po, we can give a virtual round of applause to Sir Regan. Let's all send our thanks to Sir Regan via our live chat. Sana po, paulanin natin ng pagpasalamat sa ating appreciation to Sir Regan. But at the same time, we'd like to present this certificate, okay, of appreciation to Sir Regan, no, for always being here, no, and gracing Kaagapay teacher support, no. At hopefully, teachers, no, Sir Regan will not get tired of us, okay, and will once again, no, teachers, yung sabi ko sa inyo, napakadaling kausap ni Sir Regan, no. It was just like a simple conversation. Sir Regan, our community needs help, no, in discovering Nearpod. Are you okay? And walang, teacher, hindi ako naghintay ng reply, no? Ang sagot kagano, Sir Regan, G tayo dyan, okay? Yeah. So, Sir Regan, we would like to present the Certificate of Recognition, okay? The Certificate of Recognition is awarded to Regan R. Austria for sharing his knowledge and expertise in the recently concluded webinar entitled Activating Student Engagement Using Nearpod, awarded on May 13, 2021, will be signed by your administrators, okay? Sir Joseph Angelo M. Santos, Paula May J. Mendoza, Angelo B. Magliari, and yours truly, Franco Nicolo P. Administrators of Kaagapay Teacher Support. Thank you, Sir Franco. Thank you, teachers. Thank you, KTS, for always considering me. And syempre, nakita ko talaga yung value ng community ng KTS. And as I've seen at the start of our webinar today, sobrang nakita ko na totoong community, because they're empowering each other. No? Ang dami ng mga Google Certified Educator. Parang lahat talaga ay moving forward in this journey. So thank you very much for, ano, ako feeling ko kasali ako sa KTS talaga. You are, Sir Regan. Oh, salamat ah. Oo. Very much part, no? Very much part of Kaagapay Teacher Support. And we're very thankful for having you at Kaagapay Teacher Support. No? Kung hindi ka nga lang busy, baka naging admin ka na rin ng Kaagapay Teacher. But we know your mission somewhere else. But of course, you are very much part of our community, sir. Given all the things that you've been doing for us, tsaka yung extension of your expertise. So, maraming salamat ulit, Sir Regan. And teachers, okay, we'll now say goodbye to our speakers for today, who we will be seeing again soon. Okay, pag-uusapan namin ang next topic ni Sir Regan sa Kaagapay Teacher Support. Pero Sir Regan, siguro ano lang, I know you've given like a short message kanina, but siguro to conclude, maybe you have other message or concluding message for our teachers. Thank you again. Thank you once again, teachers, and thank you, Sir Franco, for this opportunity. And I hope that
we'll have more opportunities like this. Teachers, nagawa na natin this school year at sobrang saludo talaga ang maraming mga estudyante and especially the parents sa mga teachers for not only surviving but doing so well during this online and remote learning experience. And hopefully, siguro this incoming school year, since ang mukhang nagiging trend ay doon pa rin tayo sa remote learning, huwag tayong malungkot kasi opportunity yun para mas galingan pa kung ano yung mga nasimulan na natin last school year. And teachers, kung alam lang ninyo, sobrang at par talaga tayo sa ibang bansa when it comes to online and remote learning. As in, if not, mas advanced pa tayo. Totoo, totoo yun. Nakita ko yun sa mga napupuntahan ko na conferences like this na within the region, even Southeast Asia, sobrang advanced talaga natin. So we're doing so well. So gawin natin talaga to hanggang sa makakaya. Ang ganda ng idea. Sir Regan, maraming salamat. Nakakabuhay ng dugo yung yung message sa Regan. So, talaga, totoo teachers, no? Yung ano natin, kayang-kaya ng mga gurong Pilipino na makipagsabayan sa mga tagibong. So maraming salamat Sir Regan and we'll say goodbye na to you, no, as we conclude this webinar. We'll just be giving the evaluation link to our teachers. Okay. Maraming salamat po Sir Regan. Okay. Paalam po. Paalam, salamat. Okay, so teachers, maraming salamat again, no, for being with us, no, today. I know it's a holiday, no, maraming salamat kung kahit holiday po tayo ay nandito po tayong lahat at nakikinig, no, at natututo pa rin. Okay, so teachers, hopefully isang napakagandang afternoon, no, at marami pa rin po tayong natutunan sa bagong tool na that was presented to us by Sir Regan. Okay? And totoo yan teachers, no, huwag nating kakalimutan na tayo mga gurong Pilipino ay kayang makipagsabayan. Kaya nga ito yung ginagawa natin, eh. Ito yung pinak-purpose ni Kaagapay Teacher Support na yung ma-empower po kayong lahat, no? Para talagang kaya natin makipagsabayan. Kasi sometimes it's just about of it's just a matter of accessibility at equitability in terms of professional growth, no? At ito yung gusto namin i-present sa inyo, okay? Na through Kaagapay Teacher Support, hindi na po kayo mawawalan ng opportunity or chance, no, to pursue professional development without payment. Yan yung isa na sa mga goal natin. Wala tayong babayaran, no? Pero nakakapag-pursue tayo ng professional growth natin. Okay? At professional development. Okay? So sabay-sabay tayo teachers na matuto at lumago pa yung ating kaalaman. Okay? So teachers, I'd like to invite you as well before I present to you your evaluation link for today. I'd like to invite you for next week. Okay, please go to our page, no, and click going and like our page, follow our page as well to be notified of this event. We have for next skills training series on Thursday next week, we'll have supercharging Google for Education tools with add-ons and extensions. Teachers, I'm telling you, this is something you don't want to miss, no? Alam ko gumagamit na kayo ng Google Forms, gumagamit na kayo ng Google Classroom, Google Slides, Google Docs, no, and Google Sheets, no. But what if teachers, we could make those tools even better? Okay? So powerful na yung mga tools na yun, but what if we could make it even better by using add-ons and extensions? Okay? At yan ang makikita natin on Thursday. Okay? So Thursday po teachers, magpe-present kami ng mga powerful add-ons and extensions that will make your Chrome and your Google for Education tools even more powerful. Okay, so see you teachers, no, on Thursday. And as well teachers, wag nating kakalimutan na meron din tayo, no, ang ating second case session on May series. Okay, we'll be having a talk on well-being teachers. Okay, napakahalaga niyan, ano, minsan nakakalimutan natin na mahalaga pa ding isipin lalo na sa ating mga guro, no, yung well-being natin. Kasi tayo yung frontliner sa education, eh. Tayo yung nakikipagbakbakan, nakikipagsagupaan sa edukasyon. So dapat we are always at our best, no, in terms of our mental, emotional, physical well-being. At ita-target natin yan sa Sabado. Okay? Paano ba maging physically well despite nasa bahay tayo, okay? Limited yung ating mga activities. Paano tayo magiging emotionally well despite the many challenges, no, and anxieties that we are facing kasi napaka-uncertain ng situation natin ngayon, okay? And as well as how do we become emotionally well? Ano yung mga pwede natin gawin
in order to be at at peace at in control no of our emotions, okay, despite this so many uncertainties. Okay, so that's going to be our talk no on Saturday. Okay, so sabi nga dito, beach ready or dive into the new school year ready. Okay, kasi mahalaga na i-calibrate ulit natin yung sarili natin as we move forward for next school year. Para talagang prepared na tayo, we're not going to come in into next school year or we're not going to end the school year without asking ourselves, kumusta tayo? Okay? Huwag ating kakalimutan yung teachers na, because that will always be very important, no? Okay? Huwag ating kinakalimutan na tanungin ating mga sarili, kumusta tayo? At tutulungan namin kay teachers on Saturday how to be well, no? Emotionally, mentally, and physically. Okay? So, yes, the teacher Leila. See you on Saturday, no? Hopefully, we'll definitely be able to help you on that one. Okay? And teachers, no? So, that's what are the things, those are the things we're going to look forward, forward to in the next coming days, no? Next week, this Saturday, no? And next week. Okay? So, teachers, here's now your evaluation link. Now, please do let me know if it works. Okay, so it's https /bit.ly/kts-sts18. Okay, teachers, please do try first, no, kung nag-work po at na-access po natin. Okay, you can also use the QR code to access this evaluation link. Okay, yes, excited na din po for batch 11. Yes po, sir. Working yan. Maraming salamat, Teacher Pao, no? Si Teacher Pao talaga, no? Kahit hindi siya nagpa-facilitate, naku, kung alam niyo lang, teachers, no? Napakahirap, no, sa mga admins namin na ano, na mag-sit back, no? Okay? You know how the administrators of Kaagapay Teacher Support would always want to be with the community. Pero sabi ko nga, mag-holiday muna ang mga admins, no? Okay? Yes, Sir Ruben, no? Let's see you on batch 11, okay? Batch 10 will start tomorrow, on Monday for their asynchronous and then synchronous sessions next week. We're already in batch 10, 11, batch 10 already, teachers, no? Sa ating Google Workspace for Education Fundamentals Training. We opened already batch 11, so batch 11 is already filled as well. We're going to open batch 12 and 13 on May 21. Don't miss that. Please do check out our post in Kaagapay Teacher Support page for the event, no, event date na, para po ma-remind kayo, okay? And as well as we're opening our batch 2 Google Workspace for Education advanced level batch 2, no, also on the third week of May. Okay, so abangan din natin po yung teachers. Yan, maraming salamat po, teachers, and again, it has been a very good afternoon full of learning. Maraming salamat for you being here as well. Again, even if it's a holiday, I know it's so hard to go into a webinar in holiday. And we'd like to apologize, teachers, no, na naka-schedule na kasi, hindi namin ma-move, no, until it was declared a holiday by our president. Okay, but again, I hope that you appreciate the time today, teachers, at hindi po nasayang yung inyong dalawang oras na pakikinig sa Kaagapay Teacher Support. Okay, so maraming salamat, and say hello to Teacher Jambi. Ayan, sabi ko sa inyo, teachers, no, hindi sila mapakali pag hindi sila, wala sila sa stream, no? So, but they will be there, no? On Saturday, they will be the facilitators on Saturday. Maraming salamat, teachers, and have a nice afternoon. See you on Saturday, this Saturday, no, for the May series session. Okay. Thank you. Have a nice day, teachers.